Ada at Daemon mamamatay sa mga parating na Boruto to Blue Vortex chapters? Paano at sino nga ba ang makakatalo kay Ada at kay Daemon na itinuturing nga na pinakamalakas na karakter sa Naruto Universe sa pre-time skip na sinasabing mas malakas pa nga sa pinagsamang Madara, Obito, Hashirama at buong mundo? Well, bago natin alamin, pakipindot nga muna ng like and subscribe para updated ka sa mga parating na Boruto updates. Atin ang simulan. Sa chapter 6 nga ng Boruto to Blue Vortex, dito nga may eksena na kung saan nag-uusap nga si Kawaki at Ada. Dito nga in-explain ni Ada kay Kawaki yung existence ng mga Shinjo clones. Dito nga natin nalaman na mas malakas pa nga kay Code itong mga Shinjo clones na ito. At for whatever reason nga daw, dahil mahalaga nga daw na malaman ito ni Kawaki, na isa nga rin daw sa mga target patayin ng mga Shinjo clones itong si Naruto Uzumaki, ang 7th Hokage, ang nilalang na pinaka-iniingatan ni Kawaki. Ngunit bukod nga daw sa Lord 7th, target nga daw ding patayin ng mga Shinjo itong si Ada mismo. Ngunit after nga itong marinig ni Kawaki, na-overlook nga niya yung sinabi ni Ada na pati nga daw siya balak patayin ng mga God 3 clones. At kung mapapansin nga natin dito sa panels na ito guys, makikita nga natin dito na nakakaramdam din ng pangamba o kaunting takot dito si Ada na para bang gusto rin niyang maprotektahan nitong si Kawaki mula sa mga Shinjo clones. Ngunit tulad nga ng sinabi ko kanina, na overlook nga ni Kawaki itong impormasyon na ito. Dahil ang unang ang pumasok sa utak ni Kawaki ang Lord 7th, na para bang wala siyang pakialam sa kung ano man yung mangyayari kay Ada as long as ligtas ang Lord 7th. Itong scene nga na ito guys posibleng maging malaking factor sa mga susunod na chapters. Dahil itong Shinjo clones nga guys naghahanda na ngang sumugod sa Konoha upang isa-isahing tuparin yung mga desires nila na patayin yung kanilang mga target na sina Konohamaru, Team 10, Ada, Sarada at Naruto Uzumaki bago nila targetin at kainin ng mga Otsutsuki na sina Boruto at Kawaki. At yung nakita nga natin dito na ginawa ni Kawaki na hindi nga niya pinansin yung subtle signal nitong si Ada na nangihingi ng atensyon at proteksyon, magiging dahilan nga kung bakit maaari guys na mamatay itong si Ada at Daemon. So paano nga naman mangyayari yon? Paanong mamamatay? Di ba nga poprotektahan naman ni Daemon itong si Ada? Itong Daemon na sobrang lakas nga to the point na kahit si Kawaki nga na kasing lakas ni Ishiki or nasa level ni Ishiki o Otsutsuki walang laban sa abilities nitong si Daemon during the pre-time skip. Andresen pa imposible talagang matalo nitong mga Shinjo clone si Daemon. Well, dyan kayo nagkakamali. Sabi nga ni Itachi, every jutsu has a weakness. At itong overpowered abilities nga ni Daemon hindi rin ligtas sa kasabihan na yan. Ano nga ba yung abilities nitong si Daemon? So yung full power at lahat nga ng abilities nitong si Daemon nananatili pa rin misteryo hanggang sa kasalukuyan dahil even though may ilan niyang abilidad na in-explain at in-reveal sa atin, marami pa rin tayong hindi alam tungkol dito kay Daemon. Pero ito nga yung iilan sa alam natin as of now. So basically guys, itong si Daemon nga inabiyayaan ng Shinjutsu abilities ni Shibai Otsutsuki, yung Otsutsuki God na nag-ascend nga sa mas mataas na dimensyon. Gawa nga ito ng paglalagay ni Amado ng DNA ni Shibai dito sa katawan ni Daemon bilang modification. At dahil dito nga nagkaroon si Daemon ng abilities na tulad ng kanyang reflect, ang kakayahan na ibalik ang atake o masamang intent na nakapunto towards kay Daemon pabalik sa kung sino man ang pinagmulan nito. So kahit anong masamang intensyon ng mga kalaban at kahit anong atake nga ng mga kalaban dito kay Daemon kayang ibalik ni Daemon sa user nito nang may mas matindi pang return damage. However, para ma-activate nga itong ability na ito guys kailangan niya dapat o ang kailangan niya nga dapat ang kanyang palad nakalapat sa katawan ng isang tao. Meaning kapag nga nag-iisa lamang si Daemon at wala siyang nahahawakang nilalang o tao, hindi nga maa-activate itong reflect ability na ito. At ito nga yung kahinaan o weakness nitong si Daemon. Oo, sinasabi nga daw na yung raw strength at raw abilities nga nitong si Daemon mas malakas pa nga kesa kay Jigen at Code. Sobrang lakas nga ni Daemon, pero kung ang kalaban nga ni Daemon ay itong mga Shinjo clones na may diskarte at talino sa pakikipaglaban na may katawan nga na nagmula sa Ten Tails at Otsutsuki Essence na nagmula nga sa karma ni Code, siguradong mga nganib nga ang buhay nitong si Daemon. Malaki nga ang chance guys na sa oras na sumugod nga ang Shinjo clone sa Konoha ang unang gagawin nga nitong si Kawaki siguradong protektahan ang 7th Hokage na si Naruto. Kaya nga siguradong iiwan niya itong si Ada at Daemon at bahala na silang protektahan yung mga sarili nila. Kaya nga mapipilitan itong si Ada at Daemon na lumaban at protektahan yung sarili nila.
At dito nga ay makakalaban nila itong si Bug, itong Shinjo clone na gustong pumatay kay Ada. Malakas nga itong si Bug, guys, base nga sa nakita natin sa chapter 4 ay on par nga o kasing lakas nga siguro nitong si Bug, yung Ishiki Otsutsuki na kinalaban ng Baryon Mode Naruto dahil kahit si Boruto nga ay nahirapan sa labanan nila kung matatandaan natin sa chapter 4. So ang mangyayari nga dito, guys, ay most probably ay magtatapat nga itong si Bug at itong si Daemon. Oo, guys, yung reflect ability nga ni Daemon ay siguradong tatalab dito sa Shinjo clone ni Bug. Ngunit tatalab lang nga ito, guys, kung may intent din itong si Bug na patayin si Daemon. At base nga sa statement ni Bug sa chapter 5, si Ada lang talaga yung gusto niyang patayin at i-devour. At ang pwedeng gawin nga dito ni Bug ang lahat ng kanyang atake pwede niyang i-target lang mismo o ipunto at i-intent lamang na patamain kay Ada yung kanyang target. At that way nga kung ganito yung mangyayari hindi nga mare-reflect yung intent ni Bug kundi tanging mga atake lamang niya. At dahil yung raw strength at speed nga nitong si Bug sobrang tindi, siguradong mahihirapan dito si Daemon kahit kaya niyang i-reflect yung mga atake nitong si Bug dito. At malaki nga ang chance na marami pang weakness na mahahanap itong si Bug dito sa abilidad ni Daemon dahil hindi pa nga natin alam totally yung buong mechanism nitong si Daemon. Dahil sa pagkakaalam ko nga pinigilan nga ni Ada na i-explain kay Code sa chapter 66 yung mga abilities nitong si Daemon. At sigurado nga na yung mga impormasyon na yun sana yung magre-reveal ng mga kahinaan nitong si Daemon na siguradong maire-reveal din sa mga parating na chapters. Alam na nga natin yung mga limitations ng abilities ni Ada, kaya nga hindi rin malabo na tulad nga ni Ada itong si Daemon mayroon ding mga limitations pagdating sa mga abilidad niya. Na siguradong kapag nalaman ng mga kalaban siguradong mahihirapan itong si Daemon. Well, hindi pa nga natin alam kung talagang ang matatalo si Ada at Daemon itong mga Shinjo clones na ito, pero siguradong magiging matindi nga at dikit na laban ang mangyayari kung sakali. Kaya abangan natin yung labanan na yan sa mga susunod na chapters. Bye-bye.